Magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matinding pagsubok ang sinasapit ng marami sa ating mga kababayan dahil sa nagdadaang bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Pamilya ang naaapektuhan ng nagdaang bagyo. Mahigit 100 ang naitalang namatay at may ilang pa ring nawawala at pinaghahanap pa. Bilyong-bilyong halaga naman ng agrikultura at infrastruktura ang napinsala. Dalawang linggo na ang lumipas nang ginanap dito sa ating bansa ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, isang nagpapanahong pagtitipon para pag-usapan at solusyonan ang mga ganitong uri ng sakuna na nararanasan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi ng buong mundo. Dahil nga ang panahon ay nagbabago na, ang tag-init ay sobrang init, ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga, talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy, kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mabuti naman, ngunit napuno kagad. Hindi na evacuation area ang pinaglalagyan ng mga tao, lalo na sa Naga City kung saan ako nakapunta. Kung saan saang building, yun na nga, City Hall nga ng Naga ay puno na dahil doon na nila na yung mga evacuees. Ang naging problema talaga sa Bicol ay ang tagal bumaba ng tubig. Natagalan tayo na makapasok hanggat nagkaroon tayo ng mga rubber boat dahil yung truck hindi pa kaya pumasok. Yung mga relief goods pagdala ng mga tao sa evacuation center, ginawa na yun rubber boat na ang ginamit namin. May mga nagre-react dahil daw kahit balwarte ng ating katunggali noong eleksyon ay pinupuntahan ko. E nandun ang bagyo. Ang bagyo hindi nangingilala ng eleksyon. Kaya kung saan na may problema, kung saan ang nangangailangan ng tulong, doon tayo pupunta. Kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang payapang undas po sa inyong lahat. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.